Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kain po tayo guys. Yan, kagagaling po na sa trabaho. So ayan po, vinegar galing po sa coconut. Yan, spice natural coconut vinegar guys. So here we go guys. Yan po, suka. Gumawa po ako ng kape. Kape po. Gutom po ng lingkod ang mga lola. So, mingi po ako ng kaputol na spam sa mga alaga ko, guys. And, binigay po ni May sa akin to. Pressed vegetable sigarilyas, in-steam lang ng konti. Sarap, guys. With vinegar coconut. So-so lang na ganito, guys. Sarap. Kain po tayo. Sarap guys. Mahilig po ako sa vegetable. Yan po yung vinegar na to. Napakasarap guys. Hindi ko alam saan galing. Binili ko po to sa port guys. Check before you using said. And then expired on 2023. Gawa po sa Ilagan from the Philippines guys. Napakasarap guys. Pure po siya. Ayan. Ang ginawa ko, nilagyan ko po dito. At nilagyan ko ng konting magic sarap. Para may lasa. Ang sarap. Kahit ikuloy ulam ko guys. Masaya na ako. Maghapon po ako nagtrabaho guys, Diyos ko. Tatlong beses po akong balik-balik. Dalawang beses sa trabaho, tapos na may nilinis po akong ibang trabaho guys, na office. Kailangan po natin ang lakas guys. Kasi kung di ka kakain, naku, di po uso yung diet guys, especially kung ang trabaho mo eh mabigat, hindi naman opisina. So kung opisina lang, why not mag-diet ka. Pero sa mga edad na ganito guys, hindi na ako nag-aambisyosa guys ng ano pa, kontento na po ako sa aking jowa. Masaya na po ako. Sarap guys. Spam. Please before watching guys, share my YouTube channel please. Marami pong gulay dito guys, kasi tropical po ang place, kaya ang gulay dito ay gulay Pilipinas. Nasa jungle po kami guys. Australia nga. Part na po na Indian. Malapit sa Jakarta. Kaya mainit. Sigarilyas guys. Ang daming sigarilyas dito guys. May tanim din po ako. Binigay sa akin ni May. Kasi negative po ako ng mga saging. Nag-harvest po kami ng saging ng jowa ko. So, pinabigay ko lang din. Kasi hindi ko naman makakain lahat. Sarap. Ito na po yung dinner ko guys. Meron po akong meat dyan. Ayoko. Kagabi, nagbisita rin yung jowa ko. Nagluto sila ng barbecue. Hindi rin po kumain ng karne. Kumuha lang po ako ng malunggay. Dahon ng kamuti. Talbos ng kamuti.
At ano ba yun? Talong. In-steam ko lang guys. Nalagyan ko lang ng cubes. Ayun na. Yun ang kinain ko. Hindi po ako nakijoin sa kanila. Ayoko ng katni. Sarap guys. Simple lang po yung gusto kong buhay guys. Hindi po ako yung mahilig sa social-social. Basta may gulay dyan, may kanin, may toyo at asin. Bagoong mabubuhay po ako. Hindi po ako yung, kahit na nasa ibang bansa ako eh. Kahit nung nag-Japan po ako, hindi po ako maarte sa pagkain guys. Kasi galing, pinanganak po ako na mahirap. Kaya, kahit na medyo naka-aon na rin, hindi pa rin ako nagbago guys. Excuse. Coffee with them, coffee mate guys. Sarap guys. So, hanggang dito na lang guys. Ingat po kayo lagi. Please subscribe my YouTube channel. Pasensya na po guys. Sa aking mga vlog, napakasimple. So, ingat po kayo lagi mga kababayan, mga kabalen, mga kalahi, lalo na po yung mga OFW na kagaya ko nasa ibang bansa. Alam kong hindi po mahirap pulutin ang pera dahil relate din po ako sa inyo guys. So, naintindihan ko po kung gano'n ang kahirap kagaya ko guys. Kahit may asawa akong puti, kung tutuusin kahit di na ako magtrabaho, kaya lang ginagawa ko po ito para sa pamilya ko, kaya lang minsan para ka na rin na pagod na papagod na yung pakiramdam mo dahil kasi katawan mo pagod na pagod. Minsan ang kikitain mo hindi man para sa'yo guys. To be honest guys, ito po ay parang katotohanan. Magsusweld, kikita ka, di ba? May linisin ka ibang house, may linisin kang etc. Minsan dilinisin mo lang yung katawan mo, bugbog, hindi naman para sa'yo guys. Minsan may dadaing nakamag-anak, minsan halos yung mga pamilya. Kaya, hindi naman sa madamot guys. Kaya lang, siyempre ang tao na papagod. Pansarili ko man minsan wala guys. Kaya, sana maging maayos ang buhay ng pamilya ko. At hindi naman po habang buhay. Ang edad ko po ay laging ganito. May edad na, patanda pa ng patanda. Sana po laging malakas. So, yun po sinasabi ko sa aking pamilya na kailangan po magsumikap din sila. Kasi sila din po darating ang araw na magiging kawawa. Dahil pag ako nawala, kung kailan matanda na sila, doon pa sila kikilos. Gaya din po sa inyong lahat, lalo man nagtatrabaho. Kaya kailangan ipon-ipon din, pansarili, kahit paunti-unti. Hindi pwede yung laging minamahal din yung pamilya guys. Kailangan mahalin mo rin yung sarili mo. So, mahirap din pag ikaw nawalan. Pag ikaw nagkasakit, tapos yung mga anak mo, pamilya mo nga dahil naghihintay sa sayo, paano kung wala ka na maibigay? Di wala na. Kaya kailangan ipon talaga guys. Likewise. Minsan nasabihin mo na likewise, pero minsan di mo rin matiis. Kasi Asian country, yan po tayo. Pero hindi naman po lahat ng magulang, ganun yung mga ibang magulang maigpit. Pero ako po guys, habang nabubuhay ako, sinabi ko sa sarili ko, mga anak ko, tulungan ko. Kaya nga nandito ako, diba? Pero, meron din hangganan. Kailangan ma, lalo na kung may kanya-kanya na silang pamilya. So, kailangan ko rin isipin yung sarili ko. Diba? So, hanggang dito lang guys. Pasensya na sa mga maalala mo kaya. Pawang katotohanan lang po kung nakaka-relate kayo. At relate din po ako sa mga nakikita ko sa iba. So, salamat po sa inyo lahat. God bless. Bye!